pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na, bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasa ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ay mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya ay mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang Salita ng Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita, at hindi rin makikita mga matang sadyang sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa Kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin, at ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ngayong araw po na ito, ginugunita natin ang mga ating mga minamahal na yumao. Naalala ko po nung sumama ako sa isang pilgrimage sa ibang bansa kasama ng mga pare. Yung tour guide namin, tuwing bumabalik kami sa bus, pagkatapos bumisita sa isang religious site, ay nagbibilang ng lahat ng mga kasama namin sa grupo. Sinisigurado niya na kumpleto kami at walang nawawala.
Pero naalala ko, isang gabi, noong nakabalik na kami sa bus at nagbilang na yung tour guide, nalaman niya na kulang pala kami. Meron pa palang hindi nakakabalik, kaya namutla yung tour guide. At sinabi niya, "Teka lang, kailangan mahanap natin yung mga yon. Antayin muna natin." No? Pagkatapos ng 15 minutes at wala pa rin yung dalawang kasama namin, sinabi niya sa amin, "Go ahead to the hotel. I will look for the missing pilgrims." Kaya nagpaiwan siya at nagsimulang maghanap sa lahat ng pinuntahan namin. Pagkatapos ng dalawang oras, nakabalik na rin siya sa hotel, kasama na ang dalawang nawalang kasama namin. Pumalakpak ang lahat, no? Nung nakabalik ng ligtas yung dalawang naligaw, yung pala nag-shopping, kaya naiwan, at hindi na nila alam kung paano makabalik sa bus. Pero isipin natin, no? Yun ang trabaho ng tour guide, na walang mawawala na lahat ng pilgrims ay makakabalik ng ligtas. Sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo, "Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." At ito ang kanyang kalooban, na huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. So ito ang misyon ni Jesus, na wala ni isang tao ang mawawala, na lahat ay maliligtas. Ano pong punto para sa atin ngayon? Ito pong misyon ni Jesus ay misyon rin natin lahat, na ang lahat ng mga minamahal natin ay makaabot sa langit. Lahat dapat maligtas. Ngayon po ay araw ng paggunita sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Bakit natin inaalala at pinagdarasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating kamag-anak at kaibigan? Kapag ang isang tao ay namatay, mayroong paghuhukom na nangyayari. O yan ang tinatawag na particular judgment. Mapupunta ang kaluluwa sa isa lamang sa tatlong lugar. Sa langit, sa impyerno, o sa purgatorio. At anong magsasabi kung saan pupunta ang kaluluwa? Siyempre kung paano siya namuhay sa lupa. Kung siya ay naging mabuting tao o masamang tao. Pero minsan, mabait man ng yumao, dahil sa kanyang nagawang kasalanan habang nasa mundo, hindi pa handa ang kaluluwang makapasok sa langit. Kailangan ng purification. Dahil nais ng Diyos na maligtas ang lahat, binibigyan pa rin niya ng pagkakataon ng kaluluwang makapasok sa langit sa pamagitan ng purgatorio. Yung panalangin natin para sa mga kaluluwa ay nakakatulong sa kanilang pagtawid mula purgatorio papuntang langit sa lalong mabilis na panahon. Kaya sa pamamagitan ng ating panalangin, umaasa tayo na ang lahat ng mahal nating yumao ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di man nila matulungan ang kanilang sarili gayong pumanaw na sila, natutulungan pa rin natin sila sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Pero paalala din po ito sa atin, no? Na habang may panahon pa tayo dito sa mundo, gawin na nating dalisay ang ating kaluluwa sa pamagitan ng banal na pamumuhay para kapag panahon na nating lumisan sa mundo, mas madali tayong makakapasok sa langit. Kaya maganda pong tanungin natin ang ating mga sarili, ano ang mga kailangan kong gawin upang siguraduhin na ang mga mahal ko sa buhay ay makakapasok sa langit at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ipagdasal po natin ngayon ang ating mga minamahal na yumao. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinapaubayan na namin sa iyo ang aming mga minamahal na yumao. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob ninyo sa kanila habang sila'y nabubuhay pa dito sa mundo. Hinihiling namin, Panginoon, na kaawaan niyo po sila at patawarin sa lahat ng mga kasalanang nagawa nila dahil sa kanilang mga kahinaan. At Panginoon, hinihiling namin na bigyan niyo po sila ng kapayapaan at ipagkaloob po ninyo sa kanila
ang buhay na walang hanggan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.